What do you mean magpapakasal? Paano nangyari yun? Saan daw? Kailan? Who told you this, Lucas? Your dad? I don't know, Ma. Basta all I know is that they're getting married. Yun yung sabi niya sa amin. He did not even bother to ask us kung okay lang ba sa amin. Lucas, sweetheart, listen to Mama, okay? I know you're hurting right now, but I promise you that everything will be all right. I will make sure of this, okay? Please, listen to your dad. Mama, hindi na kami mapipigilan ni Anton. Makasal kami. Don't be stupid, Grace! Paano kanyang bubuhay? Maulang galang na po. Gagawin ko po lahat. Makapigyan ng magandang buhay si Grace. And how do you plan to do that? Kung wala kang ipapalamon sa anak ko, your marriage will fail! Baby, how was your day with Mama? It was great. Mama's fun to be with. Yes, she is. Papa, I'm so happy that you're getting married with Tita Andrea. I'm so excited. Thank you, baby. Papa, are you worried about Kuya? Yes, baby, I am. Don't worry, Papa. He'll be okay. Because I know that Kuya loves you. I know he does. Anong sabi ni Lucas? Hindi naman siya nagwala o nagalit tulad ng dati. Sabi niya, it's okay, pero... Mukhang wala lang siyang pakialam talaga. Alam mo, nasasaktan din naman ako kasi. Alam ko masakit sa kanya. Pero like I always say, let's just give him time. And pagkasal na tayo, makikita niya how it feels like to have a complete family with you. I'm sure. Ma-appreciate na niya. Sana nga, love. Baka nga tama ka, kailangan lang natin siya bigyan ng time. Magkikita pa naman kami mamaya sa music video shoot. Sige, basta. Let me know how it goes and kung kailangan mo ako doon. Sabihan mo lang ako. Love, hindi na. Kaya ko na yun. Kaya na namin yun. Of course. Everything's gonna be fine. Ako rin. Sige na, love. Kailangan ko na umalis. I don't wanna be late, ha? Sige, paalis na rin dito si Lucas. Bye. Bye. Uy, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Di kaya malunod ka niyan? Corny mo naman? Hindi, ha? Patawa nga kita, eh. Pero... Ano talagang problema? Si Papa kasi at si Miss Andrea. Papakasal na silang dalawa. Eh, kaka 1 month lang nila, eh.
Parang ang binis lang. Bakit? Ayaw mo ba? No, it's not that I don't want. Hindi ko lang alam kung... Hindi ko lang alam kung ano yung mararamdaman ko. Alam mo, Chloe, naiintindihan kita. Nakumalangin yung ganyan yung pakiramdam mo. Basta, Chloe, let's go. I'm excited to see the kids. Ito pa'y mauna na kami, ha? Salamat. Ah, Chloe! Sa community service ba yan? Pwede ba ako sumama? We're gonna play some basketball. Marunong ka ba? Let's go. Ding! Bato! Ay, naku. Sabihan mo yung si Mr. Pogi, hay na hay sa pag-ibig, ha? Baka matokhang yan. Kobe, laki ka yan. Mas malaki pa sa mukha mo. Sige, compare mo. Hi, good morning. Morning. Good morning po, Dalek. Ano, pahirapan ko na ba? Shoot na ngayon. Hindi na. Samangan na nga yung loob ng tao eh. So, siyempre, kakasal ako dun sa papa niya. Hindi niya patanggap yun. O, anong balak mo? Well, nabigyan lang siya ng space, ng time. In fairness, hindi naman naman babastos eh. Hindi na rin ang aaway. Okay na yun. Ngayon lang yan. Ito naman. Mahirap. May problem. Sa ilaw. Yung ang pangit eh. Pag dyan tumama doon sa mukha ng mga bata. Eh, teka, bakit ganyan yung damit ni Lucas? Mukha siyang caterpillar. Tingnan mo. Hindi, Merrick, okay lang. Okay. Kasi, relax, relax. Nakausapin ko yung stylist. Sana nilang, ha? Kokoy! Tsaka si Rico, kinitawag, ha? Okay, sige, Direk. Ay, bakit din yung suot ni Lucas? Hindi naman yung damit na pina-approve natin kay Direk. Kasi nag-back out yung ibang sponsors natin. Sige, sige. Kumuha ka muna ng ibang damit tapos ipresent mo ngayon yung kay Derek, okay, ha? Bago po umulit ka. Okay, sige ba? Kay Rico! May sasabihin lang sa'yo Rico! Sa Derek, ha? Derek! Yung ilaw mo bakit ganyan? Derek, sandali lang, ha? Yung ilaw. Ilaw? Paki-explain yung ilaw. Sige, Derek, ayusin mo lang. Love, kamusta kayo ni Lucas? Okay naman. Hindi lang siya masyado nagsasalita. Tahimik lang siya, love. I guess that's better, right? I guess. Love, nandito nga rin pala si Grace. Kasama niyang dumating si Lucas. Sandra, anong ginagawa ni Grace dyan? Mananood lang yata. Love eh. Huwag mo itago sa akin kung ginugulo ka niya. Kaya ko to, love. Sige na, I have to go ha. Medyo busy. Tawagan na kita ulit. Love you. Okay. Love you. Bye. Hello. Hi, Grace. I hope you don't mind my being here. Why would I mind? Well,
I just don't want to be accused of invading your turf. Besides, sinamahan ko lang naman ang anak ko dito. I also heard about you and Anton. Sinabi sa akin ni Lucas. Magpapakasal na daw kayo. Congratulations. Magpapakasal daw kayo a month from now? Oo. Bakit kayo nagmamadali? Hindi naman. Hindi naman kami nagmamadali. Sigurado lang talaga kami na gusto na namin magpakasal. I just don't think it's appropriate for you to get married a month from now, given the circumstances. And what circumstances are we talking about? Na hindi ka patanggap ng anak ko para sa papa niya. Stand by for rehearsal! Rolling. Excuse me, Grace. 4, 3, 2. Playback. Action. Action. Cut. May adjustments lang ako, ha? Okay ka lang. Okay ka lang, ha? Sabihin. Yo, Danilo. May problema lang ako doon sa gitarista mo. Halika nga, halika. Adjustments lang ako. Yung kanina pa nag-uusapan natin, Grace. I'm sorry, pero hindi ba medyo inappropriate naman kung ikaw yung magsasabi sa amin o magdidikta kung kailan kami magpapakasal ni Anton? Okay. Ang sa akin lang, kung ang gusto niya naman ay maging masaya, baka naman hindi pagpapakasal agad ang solusyon niyo. Okay. So what is your suggestion? Why don't you try winning Lucas over first? Yun ang balak namin gawin. To make him feel na kahit nakasal na kami ni Anton, that he is still loved. They are still loved. I don't like what you're trying to imply, Andrea. Tandaan mo, hindi mo alam kung ano ang nangyari sa pamilya namin ni Anton. You are just his fiancé. And you are his ex-wife. Ma? Nag-aaway ba kilimis Andrea? This. Salamat. Ikaw naman kasi, pabigla-bigla kang pinupunta dito. Pasensya na, Jenna. Ito kasi yung fourth na to eh. Pala niya, hukuhan ko siya sa basketball. Alam mo, bagay na bagay silang dalawa. I mean, I'm really happy for Chloe. Hindi ah. Masyadong mayabang yung fourth na yun para kay Chloe. Seems to really like him. Good luck. Paano, Jenna? Basketball muna ako. Okay, focus on the game, ha, and have fun, okay? Yes. Go, go, go! Jenna, kung mga away ko, wala ko sa... No, it's not that.
if it's okay to ask, you and Ford, it's very sudden. I mean, after, you know, I heard you confess your feelings for Tupi. Yeah, it is sudden. Well, I guess he made you get over your feelings for Tupi. Ganun ba yun? Ganun na nga siguro. Well, then that's good. I'm really happy for you. Thank you. Chloe, about the other night nung tinawagan kita, I'm sorry. Nadala lang talaga ako ng selos ko. Well, I guess it wouldn't really matter now kasi may boyfriend ka naman ah. What was that all about? Was she being mean to you again? No. Sabi niya masaya siya, may boyfriend daw ako. See? It's the perfect setup. No, of course not. Actually, I was just inviting Andre and your papa out to dinner para makapag-usap kaming tatlo. So, are we good? Okay. Just let me know when you'll be available so I can make reservations. Sir, basta don't forget po yung appointment ninyo, ha po? Yes, sir. Sir. Thank you. Sir. Ma, sigurado ka ba sa plano mo about sa dinner? Well, of course. Andrea will soon be part of your family. So, dapat mas mabuti na siguro na magkaayos tayo ngayon pa lang kaysa naman nag-aaway-aaway tayo ng ganito. So, ikaw ba nga? Okay lang sa'yo? Intanggap mo na ba na magpapakasal na si Papa sa iba? Lucas, anak, okay na kami ng Papa mo na ganito. Wala nang kaso yun sa akin. Let's go. Lang naman, no? Pero parang iba yung tingin sa'yo ni Ateng kanina. Hayaan mo na. Baka naman hindi pa siya over kay Jowa. Paano hindi over? Eh siya ngayon ang iwan. Hoy, sabi nga sa kanta, you don't know what you have until it's gone. Malay mo, yun ang theme song ni Ate Per. Let's go. Pa, anong ginagawa niya dito? Your son called me. Nag-aalala siya. It seems like he thinks you're in too deep with this Andrea. And obviously, hindi siya gusto ni Lucas. Hindi pa siya gusto ni Lucas. But I'm sure eventually, gusto na ni Lucas si Andrea. Just what makes you think na magyayari yan? Kapag nakita ni Lucas kay Andrea, yun nakikita ko, nakikita ni Chloe at nakikita ni Kitty. You're ignoring your son's feelings and that's not being a good father. Pa, seriously, kayo naghuhusga sa akin? About being a good father? About being sensitive to the feelings of my son? Are you serious? Stop being sarcastic, Antonio. And stop lecturing me on how to become a better father to my children. Ako nakakaalam kung ano nakakabuti sa kanila. What? What? Makakabuti? A broken family? Ha? Nagpapalaki ka ng mga anak mo na walang nanay, ganon? A family of love and respect. A family which includes Andrea as my wife. What?
marry her? You barely know the woman. Mag-iisang buwan pa lang kayo. I know her well enough to say with conviction that I want to spend the rest of my life with her. Yung mga bata. Inisip mo ba yung mga bata? Pa, sa lahat naman desisyon ko, iniisip ko yung mga anak ko. Lalo na pagdating sa ganito kaseryoso. Pa, si Andrea, she makes me want to be a better person. Better father to my children. Alam ko mahirap sa inyong intindihin yun, pero yun ang totoo eh. Bakit kailangan mong magmadali? Noon, nagmamadali ka rin kay Grace, hindi ba? And look what happened to that. Hindi ba nung uli ang nasaktan yung mga bata? Itong sa amin ni Andrea, pa, iba to. What makes it so different? Pumalpak ka noon. What assurance do you have na hindi ka papalpak ngayon? Because Andrea is not Grace. And I'm a different person now. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko noon. And I'm willing to do anything to make this work. Alam mo, sinasabi mo lang yan because it's easier to start a marriage than to keep one. I'm telling you, Anton, you are making a huge mistake. Pa, alam mo kung anong huge mistake? The fact that I valued your opinion too much. Andrea and I are getting married. It's my decision to make, not yours. My coming here was a huge mistake. Thank you.